Eto, nakapagpa-ship na tayo nung ating control panel papuntang Bohol. Yan, San Fernando Branch AP Cargo. Okay. Ayun. For delivery. Teka, sarado ko muna ito, mamaya na. Thank you, John. Ito, at kukunin namin yung ano, yung oven dun na pinagawa natin kila Junjun. Ayan. Ando dun siya sa kabila. At ikay pakadog, baka lumabas. Di ko pasar ang gate. At nakairam kami ng ano, ng trolley ba tawag dun. Yung sa parang pang case na sa mga soft drinks. Mabigat. Hindi ko akalain ganito kabigat pala to. Bukas na yung gate. Aba, nasampa mo na? Pambihi. Sampa mo na. Ayan. Teka. Push. 1, 2, 3. Hop. Kaya? Sige, go. Alalay ako dito. Ayun. For delivery. Teka, sarado ko muna ito, mamaya na. Thank you, John! Ah! Okay. Hop. Teka. Open, 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 open! Ayan, tara. Ah, higa na natin, Len. Kaya ba natin higa? Sandali ah, sandali. Tutulong ako, sandali. Ayan yung blower o sa gilid na namin nilagay para sabay sa akit ng init. Eh, higa na natin para duwet tayo sa kasi lang pa ay higa na higa sa tama na yung kanya. Ayya! Ano ba? Parang hindi kakayanin nung gulong na ilalagay ko ah. Len, gano'n ko lang eh. Meron akong biniling gulong para sa kanya. Hindi ko akalain na ganito pala siya kabigat. Hindi kayanin ng gulong na ilalagay ko. Pero tatry pa rin namin. Temporary lang naman kung sakaling hindi kayanin. Pansamantala lang, ma-move-move lang namin. Teka at i-prepare ko yung ating welding machine at ma-welding na yan. Ayan, hindi ko narinig kagabi yung ano. Bagsak na ako kagabi. Nabasa yung message nyo. Kumalas ka lang ang mga mula? Oo. Nalawag kami ng sini, nag-iex si Mother. Kaya pala nasa labas yung gabi na, nasa labas pa yung motor. Motor. Buti nandung ka kagabi kaya dyan, no? Sabi ko sa inyo, tapusin lahat na ako. Tagal namin nga inihintay kagabi, yung Yero. Yung Liso. Oo. Meron to siya eh. Ano ko? Ayan, at amin itong lalagyan ng apat na gulong. At buti nandito si Allen at tumutulong. Ay, salamat! Wow, stop it! Yeah.
Pagka matapos namin ikabit tong apat na gulong ay diretso na namin ipaprimer to, epoxy primer. Ewan ko lang kung aabot pa yung aking epoxy primer. Mukhang bibili pa ako ng isang lata. Mukhang kakapusin. Mas maganda kasi may primer to. Pero dapat to bago i-primer, lalagyan muna namin to ng ano, ng liliyahin namin. Kahit na nasa mga ang kanyang grit ay nasa ano, nasa 400 o 300 na grit na sandpaper para gumaspang lang. Ang specs pala ng oven na to no ay 4 feet by 2 feet by 2 feet. At nakaubos ito ng kulang-kulang tatlong yero. 1.0 millimeter ang kapal ng yero. Kaya mabigat. Di ko akalain na ganun kabigat pala itong ang magiging resulta ng oven na to. Tapos yung gulong kong binili ay hindi pa ganun ka heavy duty. Akala ko kasi mag-ang lang tulad ng ginawa ko. Yung oven kasing ginawa ko para sa akin ay ang ginamit kong yero dun ay liso lang. Yung pang flashing ba sa ating mga bahay, sa bubong. Yung ganun kanipis lang ang ginamit ko. Kaya hindi galong kabigatan yung ating oven. Itong gamit kong mask sa pag-welding, ano, auto-darkening to. Once na naka-sense ng spark o liwanag, kusa siyang nagda-dark. Ito ang maganda dito sa lemin ito. Ang disadvantage lang nito ay ano, lagi kang nasasagi. Laging nadudunggol yung mukha mo dahil sa laki ng helmet nito. A helmet, mask ng pang-welding. In overtime pala nila Junjun tsaka ni Allen to kagabi dun sa bahay nila Junjun. At nabanggit ko kasi baka sakaling kayang tapusin bago mag Sabado itong ating oven para kung sa Sabado, araw ng Sabado ay matapos na yung pintura, kakabit ko na yung pinaka-control panel at wiring connection na lang naman siya. Okay na yung apat na gulong na welding na. Itatry natin para hindi kami mahirapan pagka minumove namin at ililipat. Mahirap kasi, mabigat. Ayun, ayos. Okay, pwede na siguro, kakayanin naman. Okay na yan. Magpipintura na kami nito after nito. Buti na lang at nandito si Allen at natutulungan ako. Itong ganito ay need talaga tong ano, liyahin. Kasi bagong yero, yung galvanize niya ay nakakapit pa. Magkaroon lang ano, lumabula ng kaunti yung pagkakagalvanize. At pwede nang sprayan ng epoxy para mas makapit yung ating pinturang gagamitin na kulay dilaw. Mamaya at ang magpipintura ay si Allen. Gusto niya raw pag-aralan yung ano, yung pag-spray painting. Dalawa kaming mag-spray mamaya pero more on Allen ang magbubuga ng pintura. Dito naman kasi pagka ganitong primer, wala namang katakot-takot para isprayan siya. Primer lang naman siya, pwede siyang ma-retouch ng retouch kahit na magkamali. Okay lang kasi primer eh. Kung mapal, liha lang. At mabilis namang matuyo itong gagamitin naming pintura kasi lacquer. Ayan ang advantage ng pagginamitan ng lacquer thinner. Siguradong mabilis matuyo ang pintura.
in-spray mo, palampasin mo. Ganun, lampas. Kira ulit, lampas. Ayan, palalampasin mo, tapos saka mo babalikan. Ito nga pa lang si Allen, ano? Kapatid ni Rambo ito. Bunsong lalaki. Oo, kung di ako nagkakamali, bunsong lalaki nga itong si Allen, kapatid ni Rambo. Ayan. Tapos si ano pala, si Tacloban, si Sir Agot. Ipapaship ko na yung kanyang control panel, bound to Tagbilaran, Bohol. Bukas siguro sa AP Cargo. Bukas ko na ipapaship para makarating na ng maayos doon at magamit na nila. At plug and play na lang naman yun. Wala na magiging problem doon sa ating control panel na yun. Gawa nga ng bago i-deliver yun eh. Nakapag powder coat pa siya. Yung pinaka-control panel na yun. Itong oven na to, kailangan kong matapos ng ano, ng Sunday for pickup kasi Sunday. Baka sakali, no, meron pa tayong kasunod na project na oven na ganito din. Napanood daw niya at gusto niya magpagawa ng ganitong ovens. Ano siya? Taga Tarlac naman. Tarlac siya. Same size, ganitong ganito. Tinatanong niya kasi kung kasya daw yung rim ng gulong. Yung mga kahit na 17 inches pa yung rim. Kasyang-kasya, pwede magsabay yung dalawang rim dito sa loob ng ating oven. Ayan, no, kung mapapansin nyo, kitang-kita yung pinagdaanan ng mga sandpaper. Pwede, ano naman yan, mahabol naman ng primer epoxy yan. Tapos konting lihan na lang yan para kuminis kasi pag unang spray na ganito, para siyang ano pa eh, magaspa. Tapos patuyuin lang namin ng konti to, liliyahin namin. Mabilis naman matuyo to, lacquer thinner kasi, 10 minutes lang, tuyo na siya. Hindi naman kasi ganong kakapalan yung aming pag-spray. Manipis lang, manipis pa, parami lang ng parami. Kaya mabilis matuyo ang pinaka pintura niya. Yan, so ito na muna. At bukas ay atin liliyayin ulit ito at papatungan na natin ng kulay dilaw pintura. Kunting lihan na lang bukas to. Okay, itong ating control panel ay i-impake na natin at ipapaship natin sa AP Cargo, San Fernando pa. Mga 20 kilometers away pa ang layo dito sa aming bayan, sa aming barangay. 20 kilometers. So, itetesting ko to para din kay Sir Agot na makita niya na working tong ating control panel. Pero ito, kahapon nagamit ko na ito, tatlong unit ang na-powder coat na ito kahapon, itong control panel na ito. Pero ganun pa man, ay ipa-power on ko pa rin at ite-testing natin. Yan. Ito yung breaker. Power on. System on. Ayan. Working na siya, pati yung timer. Tapos, i-automatic natin. Yan. 15 minutes. Tapos yung sensor niya, yung kanyang heater ay ating itetest naman. Teka. Saan ba siya? Sandali lang. Wait lang. So, ayan no. 12 minutes na lang tayo. Itetest natin ngayon yung temperature. Nasa 32 degrees Celsius tayo. Pakita ko lang na nagbabago talaga yung kanyang temp. Ayan siya. 32 degrees Celsius pa tayo. Naka-range tayo sa 190 degrees. So, ito muna tayo at
test na natin siya. Ayan. Ito yung sensor. Ididikit ko lang sa heat gun na talagang tumataas yung temp niya. Ayan siya, 35, 36, 70. Ayan, tumataas siya, no? 40, 41. Paabutin natin siya ng 190 degrees yung kanyang temp. Talkitang-kita naman siya kahapon dun sa ano, no? Sa pinowder coat natin na nare-regulate niya talaga yung 190 degrees Celsius. Naka-maintain siya doon, on and off yung kanyang heater. Ayan, meron tayong 49 degrees Celsius. 50, 51, yung pataas siya. At bumaba na tayo, 10 minutes. Matagal mag-init to, ah. Mukhang kukunin ko yung aking Ryobi heat gun, ah. Soldering gun ko, baka masira. Pagdating to na mga 190, 180, ganun, at maglalagitik na yung ating contactor. Pakita ko muna kay Sir Agot na nag-work bago ipackage natin, ikahuntong itong kanyang controller. And 108 degrees. Yan, nag-automatic siya, no? Kasi bigla ang init, dito lang tayo. Pero pag sa oven yan, gradual yung pag-init, masusunod yung kanyang range ng pag-shut off. Yan, nag-on ulit. Lumalagitik siya, no? Ibig sabihin, gumagana yung kanyang magnetic contactor. High current contactor kasi yun, eh, para sa kanyang heater. Napakakapal ng kanyang contact point, kaya hindi basta-basta malulusaw o madudurog sa arcing. Siya, 44 foot. Kunin ko na lang yung aking heat gun at baka masira yung aking soldering iron. Itong heat gun, dito ko rin sasaksak mismo sa ating outlet ng powder coating control. Ayan. Saksak siya. Ayan. So, power on natin. Tanggalin na natin itong ating soldering iron. At ito tayo ngayon. Ayan. Mag-automatic itong ating heat gun. Pagka super init na yung ating sensor. Yan, nag-automatic siya. Patay din yung kanyang blower, heater, heat gun. Kasi nakasaksak siya dito sa ating control panel. Mamaya ulit ay sisindi yan. Yan, umandar ulit. Patay. Tapos meron nalang tayong 4 minutes, no? Ayan, malapit na siya sa 190 degrees. 180 na siya. Nababa ulit yan, tapos papalamigin lang yung ating thermal couple, yung pinaka-sensor. Tapos andar ulit ang heat gun. Ayan. Umandar ulit. Ayan, nasa 195 degrees na. Na-reach nyo na yung init. Sobra pa. So, ayan. Mag-aandar na lang yan pag lumamig na ulit. Ayan, meron pa tayong 3 minutes para mag-alarm. 190. Hindi pa umandar yung ating blower. Tignan natin kung anda. Maririnig nyo naman at ubo yung kanyang heat gun. Pag bumaba na ang temp ng ating thermal couple ng sensor, mainit pa. Yan, maganda. Malinig mo siguro. Maganda rin. Okay. Working na siya sa ating heater, sa kanyang sensor. Working na siya. Okay. Patay na natin ang ating heat gun. Nag-working ko na sa likod. Patay na siya. Kahugot na. So, 2 minutes. Hintayin na natin. 2 minuto na lang at mag-a-alarm na yan.
ay 1 minute. Yan, umaandar yung ating heat gun, no? 1 minute. Pag nag-0-0 at nag-alarm, patay din itong ating heat gun. Yan, narinig nyo naman. Uubo yung heat gun. Narinig nyo. Pag nag-alarm, stop na rin itong ating heat gun. Narinig ko yung uubo nyo ng ating heat gun. 1 minute na lang siya. Yan. Nag-alarm siya. Patay na yung output nung pinagsasaksakan ng ating heat gun. Okay? So, talagang ready to ship. Talagang ready to ship na itong control panel na to. Tested siya. Okay? Yeah. The alarm. Kapatay na lang natin yung kanyang pinaka alarm. Yan. Tapos, off dito. Pinaka system off. Ngayon, i-reset lang to every time na mag-alarm, pagtanggal ng na powder coat sa loob ng oven, i-reset lang itong button na to para mag-back to 15 minutes siya. Yan, 15 minutes, working ulit yung ating heat gun. Mandar. Ito ko muna. Okay na siya. So, ito pa rin yung kanyang sensor na dito. Adikit na natin, dinikit na natin dyan. Tapos, ito yung ating kakao. Niligyan ko na rin siya ng protection na ba karton para hindi siya umuumpog man ay protektado pa rin siya. Eto, nakapagpa-ship na tayo nung ating control panel papuntang Bohol. Yan, San Fernando Branch AP Cargo. Okay.